Manatili po tayong nakaupo. Atin po ngayong pakinggan ang dekreto hinggil sa pagpuputong ng korona sa mga nabirken ng Loreto na ayon sa mandato ng Arsobispo ng Maynila. The Roman Catholic Archbishop of Manila, dekreto, batay sa petisyon ng mga mananampalataya mula sa pang-archidiosesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Loreto na ipinahayag sa amin ng kanilang pastol na si Reverendo Padre Enrico Martin F. Aduviso, masusi naming isinaalang-alang ang maringal na koronasyon ng imahin ng Mahal na Birhen ng Loreto na nakadambana at pinararangalan sa nasabing parokya. Ang simbahan ng Birhen ng Loreto ay itinayo noong 1613 ng mga Pransiskanong Espanyol na pari sa pamunguna ni Padre Blas de la Madre de Dios sa pook na napapaligiran ng mayayabong na puno ng sampalo. Nakaluklok sa sentrong altar ng simbahan ang maluwalhati at pinagpipitagang imahin ng Nuestra Señora de Loreto na dumating sa Pilipinas noong 1613. Ang imahin ay isang 3.5 talampakang rebulto ng Mahal na Birheng Maria na yari sa garing at may napakatamis na wangis. Hawak niya malapit sa kanyang kaliwang dibdib ang batang si Jesus na napuputungan ng korona habang nakatayo sa isang tungtungang ulap na nasa ibabaw ng isang munting replika ng kapilya kung saan ang banal na bahay ng banal na pamilya ay iniingatan ng may higit 800 sa Loreto, Italia. Dinala ang imahin sa Pilipinas ng mga Pransiskanong Espanyol na pari at idinambana sa Sampaloc noong unang araw ng Mayo 1613. Sa paglipas ng panahon, ang simbahan ng Birhen ng Loreto sa Sampaloc ay naging isa sa mga pinakadinarayo at itinatanging dambana ni Maria na makikita sa mga gawaing pangdebosyon at pagdiriwang ng liturhiya bago pa ang 2nd digmaang pandaigdig. Ang mga taon pagkatapos ng digmaan ay naging saksi sa mahahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng debosyon sa Birhen ng Loreto ng Sampaloc at pagpapataas sa katayuan ng simbahan para sa karangalan ng Ina ng Diyos at sa kanyang mga deboto. Noong 15 ng Disyembre 1951, idineklara ni Papa Benito 15 ang Birhen ng Loreto bilang patrona ng mga naglalakbay sa himpapawid na siyang pinagmulan ng taunang pagdiriwang ng kanyang pista bilang patrona ng mga naglalakbay sa himpapawid sa Linggo bago ang pista ng bayan. Ang walang maliw na debosyon sa Nuestra Señora de Loreto ay magugunita sa kanyang mga kamangha-manghang himala na tumatak at humubog sa kultura at kasaysayan ng distrito ng Sampaloc. Magmula ng idambana ito noong 1613, patuloy na lumago ang debosyon sa pamamagitan ng mga pista, prosesyon at iba pang anyo ng pagpaparangal na umakit sa salit-saling lahi ng mga deboto. Ang kanyang bantog bilang minamahal na patrona ay lalo pang pinagtibay ng kanyang mga papel bilang tagapagtanggol laban sa mga sunog, tagapamagitan para sa mga naglalakbay sa himpapawid at gabay para sa mga mag-aaral.
ang pagtatalaga sa parokya bilang pang-arkidiosesis na dambana at paghirang sa kanya ng lokal na pamahalaan bilang patrona ng distrito ng Sampaloc, Maynila ay patotoo sa kanyang di mapapantayang papel sa distrito. Magpahanggang ngayon, patuloy na nakahabi ang nakakaantig na kasaysayan ng Birhen ng Loreto sa pananampalataya ng mga tao habang patuloy niya silang binibigyan ng inspirasyon at pagkalinga. Ang maringal na koronasyon sa mandato ng Arsobispo ng Maynila ay isang nararapat na parangal sa Ina ng Diyos habang ipinagdiriwang ng Kristiyanong pamayanang ito nang may pagpapasalamat ang katangi-tanging debosyong ito na layong palalimin at panibaguhin ang kanilang pananampalataya sa Santatlong Diyos, palakasin ang kanilang pagmamahal sa Diyos at kapwa at pag-alabin ang kanilang pag-asa para sa katuparan ng kaligtasan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Datapwat ako si Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, sa biyaya ng Diyos at sa lugod ng Sede Apostolika, sa bisa ng mga kapangyarihang ipinagkakaloob sa akin, ay ipinag-uutos at ipinatutupad ang maringal na koronasyon ng imahin ng Mahal na Birhen ng Loreto at ang pagtatanghal sa Mahal na Birhen ng Loreto sa pagsang-ayon sa deklarasyon ng pagkilala ng Konseho ng Lungsod ng Maynila bilang reyna at patrona ng distrito ng Sampaloc, Lungsod ng Maynila. Ipinagkaloob sa Maynila ngayong 22 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon 2023. Nilagdaan, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, pinatutunayan ni Padre Carmelo P. Arada Jr., Vice Canciller. Atin po ngayong pakinggan ang mga paliwanag tungkol sa mga dibuho na mayroon sa korona ng Mahal na Birhen ng Loreto. Ang korona ng Mahal na Birhen ng Loreto at ang mga dibuhong pumapaloob rito. Ang korona ng Mahal na Birhen, simbolo ito ng kaniyang pagiging reyna ng langit at lupa. Ito ay pagpapakilala sa kaniyang dakilang ginampanan sa kasaysayan ng kaligtasan. Siya ang napili ng Diyos Ama na maging ina ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Si Maria ang pinakadakilang kinatawan ng sangkatauhan sa langit. Ang mga debuho sa korona ng Mahal na Birhen ng Loreto. Ang Tau Cross. Ang Tau Cross ay sumisimbolo sa orden ng mga Fransiskanong Menor. Sila ang orden na nagdala ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Loreto dito sa Pilipinas noong taong 1613. Sila din ang unang nagpunla ng pananampalataya sa bayan ng Sampaloc, Maynila. Ang selyo ng lungsod ng Maynila. Makikita din sa debuho ng korona ang Mahal na Birhen ng Loreto, ang selyo ng lungsod ng Maynila. Noong 23 ng Marso taong kasalukuyan, mula sa isang pagpupulong ng mga konsehal ng Distrito 4, kasama ang alkalde at vice-alkalde ng Maynila, isang petisyon ang kinatiga ng pagpupulong ng mga lingkod-bayan upang ipakilala na ang Mahal na Birhen ng Loreto ay kilalanin bilang ina, reyna at patrona ng Sampaloc, Maynila.
Ang eskuto ng Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto. Ang eskuto ng parokya at dambana ay masisilayan din bilang debuho ng korona ng Mahal na Birhen. Nararapat lamang na ito ay ilagay sa korona ng Birhen bilang ito ang kanyang tahanan dito sa Sampaloc, Maynila. Ang eskudo ng Arsobispo ng Maynila. Mababanaag din sa korona ng Mahal na Birhen ng Loreto ang eskudo ng Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunian, Jose F. Cardinal Advincula Didi. Siya ang naggawad ng pagkokorona sa ating Mahal na Birhen noong 22 ng Agosto, taong kasalukuyan. Ang eskudo ng Archdiocese ng Maynila. Sumisimbolo na ang parokya ng Mahal na Birhen ng Loreto ay nasa ilalim ng pangangalagang pastoral ng Archdiocese ng Maynila. At panghuli, ang logo ng 410th year jubilee of the Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto. Bahagi ng debuho ng korona ng Mahal na Birhen ay ang 410th logo ng jubilee year ng parokya. Ipinapahayag nito na ang taon na ito ay napagkalooban ng korona ang Mahal na Birhen na ayon sa mandato ng Arsobispo ng Maynila. Magsitayo po ang lakat. Kapuri-puri ka, Panginoong Diyos ng langit at lupa, sapagkat sa iyong katarungan at awa, ibinagsak mo ang mga makapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Ang iyong kahangahangang karunungan ay nahayag sa salitang nagkatawang tao at sa kanyang birhing ina. Ang iyong anak ay buong layang nagpakababa hanggang sa kamatayan niya sa krus at ngayon ay naluluklok sa iyong kanan sa kaningningan ng iyong kaluwalhatian bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang birhen naman na ninais makilala sa taguring abang alipin ay binukod para maging ina ng manunubos at ina rin ng lahat ng tinubos. Ngayon, siya ay pinagbubunyi ng higit sa mga anghel at nakalukluk sa kaluwalhatian na kasama ng kanyang anak na nanalangin para sa ating lahat ang reyna ng awa humihingi ng biyaya. Panginoong maawain, tunghayan mo kaming iyong mga lingkod na sa pagpuputong namin ng korona sa ina ng iyong anak, maitanghal namin ang iyong anak bilang hari ng sangnilikha at makalapit kami sa kanya, sa kanyang ina bilang aming reyna. Pagkalooban mo kami ng biyaya na masundan namin sila sa paglilingkod sa iyo na gawin ang hinihingi ng pag-ibig para sa kapakanan ng aming mga kapatid na talikuran ang aming sarili at igugulito upang ang aming kapwa ay mapasayo na magpakababa dito sa lupa upang matanghal sa langit
kung saan putong ng kaganapan ng buhay ang iyong gantimpala sa mga tapat mong lingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.